Kana? 23 po. Pero 23. Yung mukha ko parang senior citizen na po. Ay, grabe din. Hindi, akala ko mga maybe anyos ka lang. Sige na. 23 years old si Miss Ahaya. Gaano ka na katagal dyan sa may Saudi? Bago lang po, mga 5 months, mga 6 months po sa 25. Wow. Pero naka-quarantine ba ako dito sa hotel? Naka-quarantine ka sa? Opo, naka-quarantine po kasi positive ako daw sa COVID ba? Diyan ka sa may Saudi, naka-quarantine? Yes po, DJ. Yes po. Paano nalaman na positive ka sa COVID? Kasi napa-COVID test kami ng employer ko, lahat kami. Lahat. So, saan ka po ba, ano ba yung trabaho? Bigyan mo kami ng background. Yung ano po, sa loob ng bahay. Ah, so balay marami kayo, ganun, mga Pinay. Hindi po, isa lang na po. Ikaw lang mag-isa? Aha. Pero itong mga amo mo, ilan sila? 5, 6, 7, 8. Ang dami naman. No? Pero lahat kayo nagpa-test talaga. Opo, kasi... Required dyan sa Saudi, no? Opo. Now, nung nag-positive ka, lumabas yung result? Pina-quarantine ka nila sa hotel? Hindi po. Kasi hindi, hinanapan nga ako ng papers ba na positive ako. So, lang binigay kasi daw, i-send lang sa IMO or ini ano ba, messenger ganun. Ah. Isan lang daw kasi yun. Pero ang tumawag yung doktor na pinatesta namin. Ah. Kasi positive daw. Positive ka talaga. Ganun. Di ngayon pumayag. Yung sino nag-decide nun, yung mga amo mo na i-quarantine ka sa hotel? Paalis ka doon sa bahay nila? Opo, yung mga amo ko po. Mm-hmm. Pinasundo nila ako sa ambulance. Ah, pero kamusta na may pakiramdam mo? Okay naman po. Yung naramdaman ko lang po yung sipon, tapos yung nalamunan ko parang may lima. Ah, yun lang naramdaman mo. Okay naman yung wala ka namang... dati, pero naranasan mo na yung mga ganyan, di ba? Yung may sipon, may plema, ganyan-ganyan. Naranasan ko rin po yung pag-Ramadan po. Naranasan ko yung pagsusuka, pag nung nahihilo, tapos yun. Kung matapos na yung Ramadan, nawala din. Pero... may sipon ako, tapos yung alam mo na ba, hindi makalabas. Positive daw ako. Ah, gaano ka nakatagal dyan kayo sa may hotel? 9 days pa lang po. 9 days. So, until how many days ka dyan? Hindi ko alam. Baka 14 days or 15 days. Ay, ganun. Pero sabi nila pag tapos na yung quarantine mo na ibigay sa iyo ng pwede ka bumalik sa amo mo. Sino, wala mo sinabi. Hindi mo inalam kung makabalik ka pa o anong klase, ano yung hindi pa. Nakatawa ako sa tingin ko, parang okay ka din naman dyan. Ikaw lang mag-isa dyan sa unit mo, dyan sa hotel mo? Opo, isa lang pa ako sa kwarto ko. Yung mga expenses mo dyan, sino gumagastos sa sarili mo? Hindi, may yung pagkain na sa hotel po. Binigyan na naman ang amo ko naman. Pagkain. At least mabait yung amo mo, no? Iba? Mabait naman. Anak ng amo ko po, mabait naman. Ang amo ko, mabait naman. Aha. Na, kamusta? Nalila ako. Ito ba? Kamusta rin. So lang, siyempre, malayo sa pamilya, mahirap talaga. Mm-mm. Pamilyado ka na, ilan na yung asawa mo? Grabe ko, isa na ba asawa ko? Isa yung asawa. Isa na ba asawa, pero yun, layo. Kaya, dalawa lang. Pero yun, dalawang anak. Pero parang hiwalay. Pero hindi pa siya. Wala pa. Hindi pa kami nag-usap. In personal pa. Ah, so bali, nagkiwalay lang kayo. Diyan ka na sa Saudi? Opo. Kasi may kasalanan. Dahil sa rason na pera.
Ganoon ba? Ganoon ba? Siyempre, pag ikaw babae, masaktan din ba? Hindi na pa. Pag mawala yung tiwala na isang babae, siyempre may hirap na ibalik. Diba? So, kaya di, mawala yung tiwala mo sa isang babae, mabalik mo pa kaya? Hindi naman, kahit lalaki din naman eh. To, diba? Sa isang tao na lang, ha? Ganun. Ah, ito na lang. Okay sa iyo na pag-usapan natin ngayon love life mo kasi andiyan ka ngayon sa hotel. Ay, ibig sabihin under observation ka pa or observahan ka pa nila diyan kung positive ka talaga o tapos kung negative ka na yung result. Araw-araw tinitest kayo? Hindi po. Hindi man ako nila nang binibisita. May magpunta na sabi niya, "How are you?" Mm-hmm. "I'm okay." Sabi ko rin, "Okay naman ako, sir." Okay, siyempre okay. Hindi, okay. Hindi, may narinig ang mga pusa dyan, wala? Wala naman po. Yung tawa lang dyan sa'yo, yung tawa. Hindi, ibig ko sabihin dyan sa hotel, may mga narinig dyan minsan na sa kabilang unit, may pusa kang narinig, wala naman. Wala naman po. Yung mga ubo lang po, yung mga ubo-ubo ngayon. Ubo? Pero walang pusa. sa isang floor, puro kayo mga PUI dyan, parang ganyan. Pero iba-iba lahi. Iba-iba lahi? So boring, masyadong talagang lalabas ka, hallway ka lang, ganyan-ganyan. Bawal din lumabas talaga dun sa convenience store, parang ganun. Dito lang sa pinto po, bawal. Ah, kahit dyan lang po, bawal. Pero makukuha lang pagkain dyan naman sa pinto po. Magkuha. Kasi sa kanila pagkain. Kakain naman. Talagang hindi ka makakalabas doon na magtambay ka. Board na board ka ngayon, you know? Ay, wow. Hindi po. Oh, super ah. Sobrang boring. Eh, dyan sa labas, sa paglabas mo sa hallway, minsan wala kang nakitang mga lalaki dyan. Ang dami. Ang dami. Dami? Mayroon ako, kaya mayroon. Sige. Pag-usapan na po natin ngayon yung love life mo, ha? Okay po. Okay lang. Sige. Pasok! Digital Love Lines. Love Lines. Okay, pasok. Okay, so dalawa na yung anak mo, tapos sabi mo parang 50-50, walay po ba kayo ni mister mo o hindi? Kasi hindi pa kayo nag-uusap sa personal. Mag-uwi ko na lang po. Bakit parang 50-50 ka mo? Simple po. Yung mga ginamo niyo sa akin, kasi tatang business na po kami nagawalay. Mm. No, tapos, so naano na ako, na punta ko dito, sabi ko, paghiwalay ako sa kanya. Teka lang, iwento mo na lang mula sa amin, mula sa umpisa. Province po ninyo dito sa Pilipinas, anong province mo? Capiz po. Sa Capiz, okay. So tapos, ilang taon ka na makilala mo ito si Mister? 15 po. Sweet 15. Mm-hmm. So hindi ka na nag-aaral nun, boyfriend mo na siya? Kasi hindi ako nakapagtapos third year. Ay, second year lang pa ako. Pero, nag-open high ako nakatapos pa. High school. Mm. So, si Mister mo, ilang taon the time? Ikaw 15 years old? Siya 18. Ay, 17. Mm. 17 pa ako. Hindi na rin nag-aaral. Kumbaga, nagtatrabaho na. Ganyan. O, ganyan ba? Tapos, 17 pa ako. Wait lang. Kunin ko yung pagkain. Oh, sige, bilis. Kakain na tayo. Kakain na tayo! Laki ng kwarto nyo. Kakain na tayo. Wow, ang dami ah! Okay na ba? Saan yung pagkain natin? Ha? Saan yung pagkain natin? Dito po. Isa atin lahat yun na ikaw lang kakain?
I-send ko na lang po mamaya online. Ate, yeah. Ano yung mga food, ano mga pagkain nilang binibigay sa iyo diyan? Filipino food din. Ah, Filipino food din. Very good eh. Ah. May mga soup din, may mga isda pa, may isda ano. Mm. Okay. Pero yan. Walang baso. Walang baboy. Oh. Oh, sige. Sige. Na, doon na po tayo. Na balikan natin. 17 siya, tapos ikaw 15. Ganun. 15. Ah. Tapos 17 ako nag 16 buntis ako, tapos 17 nag-anak ako. Mm. Lalaki po yung baby na. Mm. Tapos nag-live-in, okay, nag-live-in kayong dalawa, hindi naman kayo kasal, mga minor pa kayo, ganun. Opo. Mm. Ano reaction ng mga parents mo kasi 15 years old nagka-boyfriend ka na, 16 buntis ka na? Siyempre nagalit din sila pero so nung tumagal natanggap na ako. Siyempre anak din naman ako. Sino kayo ma hindi tanggapin yung anak nila? Mm. Tapos edi nabuntis ka na, nagsama kayo nito ni boy. Saan kayo nakitira? Sa amin, sa bahay namin. Mm. Lipat-lipat. Kaya si taga Guimaras ba? Mm-hmm. Lipat-lipat. Kung gusto namin magbakasyon sa Guimaras, doon din kami. Ano napadpad yung mga taga Guimaras doon sa Capiz? Opo. Pero mas matagal yung pagtira namin sa amin. Sa amin ba? Sa Capiz, sa Dumaraw. Dumaraw, taga Dumaraw. Pwede, itong asawa mo sa Guimaras, bakit doon napadpad sa Capiz? Siyempre, baka ginianggaw ba? Bakit? Siyempre si Epe, siyempre po, DJ, maganda kanya taga-Capiz. Ah, so mga magagaganda yung mga taga-Capiz, tapos pumunta itong si Boy doon, maghanap ng magaganda. Opo. Ano sa tingin? Ano sa tingin mo, Ligig? Maganda naman ako. Ayun, sige na. Magandang maganda. Dagdagan pa ng brace mo. Ang ganda-ganda mo! Sige, ha? E di, yun na, ha? Hanggang nanganak ka, okay na ba'y pagsama ninyong dalawa? Walang problema. Okay. Okay. Ano yan, hanap buhay ninyo? Ano hanap buhay ninyo ni Boy? Dami kasi sa alam mo. Construction, or welder, ganun ba. Mm. Basta trabaho, susunod, dami siyang alam. Mm-hmm. As yun, nung 18 ako, pinakasal kami ni Papa. Kasi palagi nagkasakit yung dalawa namin anak. So, bali 18 ka na noon, dalawa na anak ninyo? Opa. Ah, so, pinakasal kayo ng tatay mo pagkatapos, dami na pumunta. Siyempre, kain ng baboy. Yes po. Tapos po, June, nag-iwalay po kami. Kasi parang nag-away kami pa. Siyempre, bata isip pa siguro kami. Yung parang walang espiritu ba. Ilang taon na kayo unang nung nauna ninyong hiwalay? Nung bagong kas, pagkatapos ng kasal namin, naniwalay kami. Hiwalay umuwi kaga. Naman kasi siya, umuwi sa kanila, so siya umuwi. Ah. So, nagtrabaho ako ng Maynila ba? Nagtrabaho ako ng Maynila. Tapos sabi niya, magbago na daw siya kasi, hindi ba marunong ba, tamad ba, DJ ba, tamad ba? Tapos hindi, sa amin, sa kay Papa lang kami, nagkumukuha ng pagkain ba? Hmm. So naghiwalay kayo ng klaseng hiwalay yon. Anong rason? Parang nagkasakitan lang kami ba? Hindi ko alam. Kasi ako naman ang una na nakita sa kanya. Kasi inutosan ko sa mga harbis na tayo. Ba? Ayaw niya. Gusto nang pamatulog. Tapos sabi ko, mag-ano kayo? Gusto ko tayong pagkain. Tapos ayaw niya. Inutosan mo na manggarab sang palay. Na mangharvest palay. So ayaw niya. Ayaw niya. Matulog pa siya. Oh, so ngayon na nagdada ka ng dada, tapos parang nagkasakitan kayo, parang ganyan.
So, umalis siya doon, umuwi siya doon sa may probinsya nila. Sa Guimaras. Oo, umuwi siya. Tapos? Tapos, sabi niya, maghiwalay daw kami. Tapos, saan nga mo, nagpunta ako, Maynila. Trabaho din ako para mabigyan ko ng ano, anak ko ba. Mm. Sabi niya, sabi kasi nagtrabaho si Lilo noon, maliit pa yung mga baby namin. Mga babae, 15 days, di you imagine, 500 lang pinapadala niya. Tapos sobra, malapit, 5,000 sobra yung sakod niya. Tapos yung pinapadala niya, 15 days, 500 lang. Bili lahat, bili bukas, bili gatas, lahat, bili ulam, siyempre sa Guimaras may bili lahat. Siyempre ikaw, ako kaya, hindi naman ako gusto. 500, pinakasya ako dun. Tapos, ang pira niya, hindi nalang, hindi naman mga babae. Ayaw niya pa, masin siya, di nagsabi sa akin, may babae niya sa akin. Tapos, ayaw niya, ako on ba? Hindi siya mag-ako ba? Eh, malay mo, nag-aipon, may savings account siya, doon niya nilagay, ganun. Ang bo. Nagkasakit kaya ako, saan kasakit kaya mga anak namin, wala. Napaparin. Malay po ninyo, baka naka-time deposit yung sahod niya doon, nilagay niya sa banko, para di magalaw. Ipon siya, para sa future ninyo. Siguro sa banko, eh, di siguro ka lang naman, wala ka namang ebidensya, hindi mo naaktuhan na may babae siya doon. Isa mismo nga nasabi na tanggala sa apartment ng babae. Uh-huh. Isa yun pa kaya yung asawa niya naman, tiwala sa kanya, isa mismo. No? Eh, sabi mo kanina, ayaw niyang umamin, tapos yun pala sinabi niya. Hindi na, kaya na ba nagkalabuan na kami ba? Inamin niya talaga sa akin. Kaya wala na akong tiwala sa kanya kasi sige, dito ka na sa Maynila, nagtrabaho ka po dito, dalawa mong anak, naiwan sa parents po ninyo, tapos gaano ka katagal dito sa Maynila na naman? 3 months lang ako kasi umuwi ka na sa Maynila kasi magbago na ako, magbago. Pagdating ko doon, ako pa rin nagtrabaho sa Iloilo. Ah. Tapos? Dinala niya yung anak kong babae sa Guimaras. So, yung anak kong lalaki nagkasakit. Sabi ko, baka yung kapatid niya hinahanap niya. Sabi ko, kunin ko. Kinuha ko lang sa kanila. Nag-away pa kami. Nagkagulo pa ba? Tapos, ang time na yan, siyempre yung parents niya, respeto ko rin. Sabi ko, kunin ko yung anak ko. Nay, sabi ko nun. Tapos, salob sila ng mall ba? Tapos, sabi niya, pasalamat daw ako na tinanggap ako noon ba. Siyempre masakit. Pero, ni isang sagot, sinagot sa hindi po ako. Nilunok ko ng lahat kasi sinabi nila. Ah, sige. Tapos, noon, sabi ko, nagkagulo-gulo ko pa, sabi ko, mabuti na maghiwalay tayo. Sabi ko, ganun ba? Eh, naghiwalay din kami. Tapos, December birthday ng mga anak namin. November, babaeng birthday, December na kami. Eh, nagkabalikan na naman. Parang tangi ba? Nagkabalikan na naman. Pero magsama, walang araw. Magsama kami, walang araw. Mag-away ba? So, sabi ko, nung pag-alis ko, inom siya ng inom. Pag-alis ng punta na mag-training na ako ng Maynila ba? Uminom siya. Ni tumabi nga sa akin. Wala. Hindi siya nagtabi, hindi siya tumabi sa iyo, ganoon. Oh, siyempre, alis ka. Alam mo niyan. Baka di ka naligo. Tapos noon, sabi ko sa kanya, sabi ko lahat, sabi ko, gagawin ko na lang para maghiwalay tayo. Sabi ko, kasi wala namang kwenta yung relasyon natin, palagi away. Sabi ko, hindi naman ito. Kung tiwala ko sa'yo, yung nangyari sa atin, sabi ko ganun, lagi ng away. Sabi, ngayon, gusto niya pumalik, may boyfriend ako, tumboy ba? May boyfriend ako? Noon, pero alam niya, inamin ko. Sabi ko, sa tas alam niya, nag-usap din sila. Sabi ko, may tumboy ako, boyfriend. Sabi ko, ano, so, pinadala kasi mga anak ko doon ng boyfriend ko, 1,000 ba? Kasi sumayaw yung anak ko. Sabi niya, okay lang din, tanggap niya din. Tapos sabi niya, iwanan mo na yan siya kasi kami pamilya mo. So, iniwanan ko. Saan po ba itong tumboy? Gaano na kayo tagal? 6 months pa lang kami sa 24 din. LDR kayo? Yes po. Tapos yung sabi niya sa akin, sabi niya,
Nang iwanan ko daw. So, iniwanan ko. Tapos in chat siya lang, boyfriend yung tomboy. Ex ko noon, pero nagkabalikan kami siguro. Kasi lagi niya ako inaway ba ng asawa ko ba. So, sabi niya, wala, sabi ni ng tumang boyfriend, sabi niya, Jan Ray, sabi niya, ay Jan, sabi niya, mahal ka pa ni Kim, sabi niya, mahal ka pa ni Kim, sabi niya, mahal ka pa ni Kim, sabi niya, ayusin yung problema niya, sabi para lang sa mga anak, bukabig din chat niya ako ng asawa ko, kahit dito, sumisingil ko dito pa yun, nibidin siya ako, sabi niya, ayaw ko na, sabi niya, sorry, sabi niya, may plano na ako sa life ko, eh siyempre, ako, ayaw ko na rin, siyempre, move on na rin ako. So ngayon, ngayon nagkasakit ako dito, so nag-chat-chat sa mga musta, nainis na inis ako sa kanya, sabi ko, bakit mga musta ka pa? Sabi ko, walang ba, ayaw ko na sa'yo, sabi ko na hindi na may balikin ko, hindi na tayo magkabalikan, wala na chance, mag-usap na lang tayo dyan, sabi ko, so, sabi niya, tinakot pa ako, nag-ano daw siya, nag-chat, nag-text daw sa abogado niya na pwede niya daw makuha yung isang anak ko. Oh, sabi ko, ayaw ko, ibigay niya, baka kasarap ko naman, ako yung naghihirap. Pwede ba? Kasi ayoko talaga ibigay sa kanya yung anak ko. Bahala siya dyan. Hindi ko lang idaamot sa kanya yung anak ko, pero hindi ko ibigay sa kanya. Kasi ako talaga nahihirap niyan. Buhay ko nakataya kayo yun sa dalawa kong anak. Mahirap pa yun kasi ako maglihi. Kaya nagalihi ko ba 10,000 yung nagastos namin sa ospital. Magkano? 10,000 po. Dalawang bisis na balik-balik. Hmm. Bakit? Naglilihi ka? Hindi ako kumakain. Hindi ako kumakain. Hmm. Kasi suka na suka. So, ayaw ko ba talaga niya ibigay. Tapos tayo ka rin ng tayo pero hindi ka kumakain. Sabi ko, mag-usap na lang kami pag-uwi ko. Yung ano ba na parang wala na talaga ba? Mm-hmm. Mag-asawa sa gusto niya bala siya. Higin chat niya, so magkabalikan na kami. Ayaw niya kasi may plan sa life na. Tapos, ngayon nawala na talaga sa akin. Gusto niya bumalik. Ano ako tama, balik-balik. Kasi kung isang balik lang, hindi mo ma-appreciate yan. Kailangan pabalik-balik. Doon mo mamalalaman na mahal mo isang tao kung pabalik-balik. Kasi kung isang balik lang, hindi ka nun mahal. Ma-feel mo talaga pag pabalik-balik eh. Oh, ilang balik-balik na ba? Tatlong beses na po. Tatlo. Pangalima siguro, 10 ah. Satisfied ka. Sawa ka na eh. Na? Sawa ka na nun. Eh, siyempre, dalawa na yung anak ninyo. Oh, eh, pag-usapan yun sa malambot at matigas, ah, matlambot na kama, no? Unan. Ah, total naman, eh, pabor naman yung boyfriend mong tumboy ka mo na magkabagbalikan kayo, kayong dalawa, di ba? Okay. Eh, ayaw ko na po. Ayaw ko na. Kasi isang busy. Sinabihan ko na sa balikan na magkaayusin namin. Ayaw niya, may plano sa life niya. Oh. Eh di, malaya siya. Di ba, ikaw kaya, sabi niya na may plano sa life niya. Alam ang pitiliti din ng taong ayaw. Ang bala ko din. So ikaw, ano plano mo ngayon? Para na lang sa mga anak mo. Ayusin na lang namin. Ipakita na namin sa mga anak namin na nandiyan din siya magmamahal sa mga anak namin. Nandiyan din ako. Pero kami nalawa, wala na. Paano yun? Anong klaseng sit-up, Bear? Eh, masimpre. Trabaho naman ako eh. Kung gusto niya, punta na din sa bahay. Kanina mama. Basta kami, wala na talaga. Ewan ko, bakit malangaw. Sige, total naman, bata ka pa, kamo. Ay, at saka, kalain mo yun ha. Eh, naging boyfriend ka nga tumboy. Oh. Wala naman kami, sir. Wala na? Wala na.
Kaya nga, ginsat sa nung briefing yung tumboy na magkabalikan kami, sinawa sa basa mga anak namin ba? Mm-hmm. Ayaw na, may plano sa life niya. Eh, patuloy niya. Baka umaman siya. Eh, saan ba ngayon yung tumboy? Ha? Saan po yung tumboy? Anong probinsya? Sumbang ka po. Sumbang ka. Pero alam niya na eh. Alam niya ng asawa ko no? Na may boyfriend ako, tumboy. Alam niya yun. Kaya gusto niya, hiwalayan ko yung boyfriend yung tumboy. So, ginawa ko. Tapos, umuwi sa bahay. Walang araw na mag-away din kami. Wala namang friend tayo mag-rasyon na ganyan. Bigyan na lang ako ng problema dito. Baka hindi ko na kaya ang problema ko dito. Baka ikamatay ko pa, di ba? Di niya alam kasi buhay ng OFW. Kaya sabi ko, wag na lang. Ay, hindi mo pabalikan. Hindi. Tanong ko lang, saan ka nagpalagay ng brace dito sa Pinas o dyan sa may Saudi? Dyan sa Pinas. Retainer lang matusos. Retainer ba yan? Sasabit yan. May design lang mo. May kulay-kulay ng ngipin mo. Okay na yan. Pag mga retainer, sumasabit yan eh. Pag kumain ka ng gulay, tulad, minsan gulay kinakain mo, sasabit yan. May toothpick mo. Toothpick. Toothpick. Sige. Maraming salamat ha, Zahaya. Wala sa mga Saudi. May mensahe ka pa? Shout out ko lang sa family ko. Okay na ko. Hindi na sila mag-worry. Sana ko kay Krisha, kay KJ, mission na. Okay na. Sige. I love you. Randa ka na yung Juan. Kay Blank. Kita mo? Okay na po. Kay Tumboy? Kay basta. May iba niya. Pa. Ay, sa akin. I love you. Kay Pangalab. Bulay siya. Grabe, binatsing ilik yung may palablab. Okay. Sige, dagang salamat. Madapang kayo salamat sa Zahaya Live mula sa may Saudi. Bye-bye. DJ Jack Remix. It's now 15 minutes after 12 o'clock na ng umaga. Oras sa may Pilipinas.